Yo, what's up mga ka-review? This is Ken Sakit TV at ngayon gagawa tayo ng isang video tutorial about dito sa iPad mini Wi-Fi cellular. Ang version niya is 9.3.6 and ang problem niya is iCloud. So, walang budget yung customer para dun sa permanent na dapat itatanggalin lang natin yung isang parts, no, isang maliit na kuto para ma-bypass siya. But hindi nga kaya afford, so i-bypass na lang natin siya, yung bawal i-reset, bawal i-update gamit ang ating Audrino. At syempre eto, di ba? So tara, simulan na natin. So ayan mga ka-review, dahil ang pag-program nito mga ka-review is ida-download nyo lang yan sa GitHub, no? Ayan, eto na yung program. Ba't yun to na? So ayan mga ka-review, click nyo lang siya. And then eto na yung kinalabasan niya. And then ang gagawin natin dyan, kasi yung code ng ating iPad is 8942, so okay na yan, wala na tayong babaguhin. Then ipa-plus lang natin yung ating Audrino. So mura lang naman yan, kung mura lang naman to kung bibilihin nyo. May mabibili kayo nyan sa Shopee. So ayan, done uploading. So eto na siya. Ang version nito, ulitin ko, 9.3.6, so updated siya. So ngayon ang gagawin natin mga ka-review is andyan ang Audrino, ito ang iPad. So magte-test, ay mag-DDF yung mode na tayo para mabura natin yung so ayan. Kita ba yung Audrino? So ayan. So DDF yung mode natin yung unit. Then pag umilaw to, ala, hindi na DDF mode. Ayan. Pag nag-stack up na yung ilaw, bibilang tayo ng 20 seconds kasi 20 seconds na kaset yung akin. Ay, 27 seconds. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20. So ayun, sakto na yung bilang. Bubunutin, nakitama dyan. Bubunutin natin to. Then, eto. Then, pasok natin to si USB na nakakonnect kay iPad dito kay MacBook. So, ayan. And then, may kita natin dito kung madedetect pa siya. Then, buksan natin tong AppleTech 752 6.1 version bypass A5 device. And then, iPad mini 1. And then, dito, piliin natin yung alternative. Mas preferred ko yan. And then, click natin yung load. So, yan. May kita nyo. Na-detect. So, bunutin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Then, balik natin. Antayin natin ma-detect. Then, ayan, na-detect na. Ibig sabihin, mga ka-review, pag na-detect ng ganito, automatic yan, pasok na yan. Then, continue. So, ayan, makita nyo. Ayan siya. So, pag naka-gentong logo na, mga ka-review, ang gagawin naman natin dyan is click OK, then relay device, then yes, got it,
So, makikita nyo naglo-loading siya, then delete setup nyo lang. So, ayan na. Nag-reboot na yung unit. So, ayan, makikita natin. Hindi po siya pwedeng maglagay ng iCloud sa mismong iCloud settings niya, kundi Apple ID lang sa App Store. Yun lang po yung pwedeng gawin. Doon lang siya pwedeng maka-download at maka-login. Antayin natin ma-totally turn on yung iPad. So ayan mga ka-review, totally bypass na. And working na din siya, pwede nang gamitin ng ating customer. No, ayan. So, nakatipid na siya. Yun nga lang, may mga disadvantage na pwede niyang hindi pwedeng gawin. Like yung pag-update ng unit at saka yung pagre-reset. Kasi pag na-reset yan, automatic balik uli yan. So, ayan mga ka-review, balik ako uli. At yun na mga ka-review, natapos na natin yung ating pagre-refer ng bypass, no? Bypass lang to, temporary kung tawagin. Ka-review. Sana ay may natutunan kayo at may nalaman kayong kaalaman dito sa aking nilabas na video. And please subscribe and click notification bell para lagi kayong updated sa samut-saring mga video na nilalabas ko. And thank you nga pala sa mga support at doon sa mga nagpapa-shoutout. Shoutout nga pala kay Sherwin Ilas, no? Salamat pre sa suporta at kay Katropa PH, ha? Katropa ba yan? Katropa PH ba yan? So yun po, maraming salamat sa pagsuporta. So hanggang dito na lang yung video ko. Tingin ko na.